Ito, makakausap po naman natin si Assistant Secretary Benjamin Reyes, Deputy Executive Director naman for Operations ng Dangerous Drugs Board. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC Reyes. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali naman, Connie, sa lahat ng ating mga tagapanood. Mm-hmm. Halos sunod-sunod ho itong mga drug operation ngayon sa bansa. At yung ilan, meron tayong nakita pa dun sa Angeles City, Pampanga, na isa daw sa pinakamalaki nga, no, itong 1.2 billion, nakaka-report lamang ng ating kasama na si Emil. No? Sa tingin nyo ho, itong mga ganitong parang talamak na mga bahay na pinaglalagakan ng kanilang mga illegal na materyales, ano, paggawa po ng droga, bakit parang sunod-sunod, ano, parang lipat bahay lang ang ginagawa nila eh? Yung iba sa mismong mga posh villages pa. In fact, tama yung sinabi ni Emil, no? Kailangan talaga maging vigilant ang ating mga community leaders, no? Sa pagmamasid, no? Sa mga galaw ng mga, lalo na yan, nangungupahan lang sa kanila, no? Titingnan nila kung may lumalabas, may pumapasok sa gabi, no? At ano ba yung talaga bang merong nakatira dyan? Yun ang problema, kagaya niyan, 2 months na palang walang tao. Mm-hmm. So, dapat din talagang siguro yung mismo nagpaparenta maging vigilant din, ano, kung sino yung rumirenta sa kanila. Dahil baka madamay din sila eventually, ano, dito sa ganitong kalaking mga klase ng mga, let's say, raid na katulad dito sa involving drugs, sir, di ba? In fact, sa Republic Act 9165 natin, may mga liabilities din po yung mga nagpaparenta. Mm-hmm. Lalo na kung hindi nila chinecheck yung mga, yun na nga, yung kanilang pinaparentahan, no? Maaari silang managot at dapat patunayan nila na talagang wala silang sinalalaman. Pwede silang makasama sa kaso dyan. Alright. So talaga hong dapat maging mapagmatsyag, lalo na may mga innovations na rin ginagawa, sabi nga ni Emil, ano, para hindi talaga mahalata doon sa usual na mga amol chemical, no, doon sa mga rumirenta. Pero bukod po dyan, sir, meron pa ba tayong nakikitang pinaiigting pa na mga measures, ano, lalo na galit ho talaga sa droga? Sabi nga ho ni President-elect Digong, ito talaga isa sa pinakatututukan niya. So ano ho yung mga mandato na mas papa para mapaiigting nyo ang inyo pong paghuhuli pa sa mga illegal na droga at nagbebenta nito? Aside from sa panghuhuli, kanina nga kausap ko rin si Igan, na ikwento ko sa kanya na kahapon sa Misamis Occidental Rehab Center, 34 na pasyente ang pinasok just only in one day. So parang sabay-sabay na lahat ito, no? At pinapaiting talaga natin ang lahat ng aspeto ng kampanya. So yung mga gumagamit, ini-encourage natin sila na magpa-rehab din, no? Mm-hmm. So magkasabay ang enforcement natin as well as yung ating demand reduction na pinasabi. Are we seeing a trend, sir, dahil sunod-sunod naman ang mga paghuhuli ngayon sa mga malalaking ganitong mga lab, no? In fact, parang isa uho ito, no, sa masasabi nating pinakamalaking drug raid. Yes. Yes. 1.2 billion ang halaga nito. So, oo. May nakikita ba tayong trend na dahil pinaiigting ho, ano, ng inyo pong departamento rin, yung panghuli, na kahit papaano ay nababawasan na o nagkakaroon na ng pagdadalawang isip, no, kung sino man yung mga gusto pang magbenta ng illegal na droga? Well, since 2010, kung titignan natin yung arrest rate natin, no, and even yung admission sa rehab, pataas po talaga yung trend, Ma'am Connie. Mm-hmm. No? Ang last year po natin, 19,000 plus yung nahuli po natin dyan, no, sa droga. So pataas po talaga lahat ng trend na nakikita natin, and we're hoping that this will make an impact. Tama ka, sana mag-isip-isip na sila na hindi ito isang negosyo na dapat nilang pasukin. Alright. Maiba lang po tayo, doon naman po sa nangyaring concert death sa Pasay City. Paano po ngayon ang gagawin ng mga otoridad? At baka maulit pa po ito gayong may mga iba pang mga music concerts na siyempre gaganapin pa. Mm-hmm. Well, inaabangan pa rin po natin yung ating laboratory result ng autopsy na ginagawa doon sa mga nabiktima. Pero pinapaigting po natin ang campaign, no? Pinapaalam natin sa ating mga mamayan na again, pag mayroong mga ganyang activities at may nag-offer sa inyo, huwag nyo nang tanggapin kasi hindi po natin alam kung ano ang laman ng mga binibigay sa inyo. Kasi lumalabas, Ma'am Connie, iba-iba eh. Walang standard na formula, no, ang binibigay ng mga pushers natin sa mga gumagamit. So minsan, a mixture ng methamphetamine, ecstasy, minsan mixture ng methamphetamine, piperonal, minsan mixture ng methamphetamine at catenone. So iba-iba yung laman at wala tayong kasiguruhan kung ano talaga yung epekto sa kanila na ito, no?
So siguro sa pakikipagtulungan na rin ng mga kasama natin sa media, kagaya nyo, Connie, ipaabot natin no yung kalaman na umiwas na lang sila, mas mabuti. All right, sir, God bless po. Ano, dahil talaga hong talamak itong usapin ng droga at kailangan hong talaga natin ng dedication ano ng lahat po ng mga nanghuhuling tulad ninyo at gayon din na pagiging vigilant ng bawat isa po sa atin. Maraming pong salamat po. Maraming salamat, Ma'am Connie. Yan po naman si Assistant Secretary Benjamin Reyes, Deputy Executive Director for Operations ng Dangerous Drugs Board.